You don't need to be a witch to fly a broom. So let's go guys. Tingnan natin. Oh, makakalipat niya talaga tayo. Ayan. Ayan. O, huwag niyong sabihin na maraming aswang dito sa secure guys. Baka yung mga taga-secure pa ang aswangin natin. So joke lang. Arat na guys at ikutin natin ang buong Sikihor Island. Andito ako ngayon sa Port of Dumaguete at ako ay pupunta ng Sikihor. So after ng terminal fee na 15 pesos, boarding na ako ngayon. At ang aking sasakyan ay ang Allison Shipping Company. So ang bayad niya guys is 200 pesos. Pero sa iba yata mahal sa Montenegro at sa fast trap. So almost ang biyahe dito ay 2 hours travel time. So ayan, walang pasahero gaano. Hanggat may schedule, sila ay aalis kahit walang pasahero guys. So ayan na ang Sikihor after 2 hours travel time. So padaw na ang aking sinasakyan guys sa Port of Sikihor. So ayan, nakababa na kami. At napakalinaw ng tubig dito sa Port of Sikihor. Paglabas sa port guys, need mo na mag-rent ng motorcycle para sa convenience ng iyong pag-iikot dito sa Sikihor. So ang Honda Click is 400 per day at ang Honda Beat naman is 350. So ayan guys, sa una-una makikita mo na ang Welcome to Sikihor at ang St. Francis of Assisi Church. Dito lang yan paglabas mo ng Port of Sikihor. After mag-check-in dito sa Annie Rose Homestay dito sa San Juan na Sikihor, wala tayong sasayangin na oras. Tayo'y mag-iikot dito sa island ng Sikihor. So ayan ang aking na-rent na motorcycle, good for 2 days. So mag-stay ako dito guys ng 2 days sa Sikihor. So arap na at tayo'y mag-ikot-ikot dito sa Island of Sikihor. So arap na guys. First destination ay ang Lassie Church or ang San Isidro Labrador Church dito sa Lassie, Sikihor. So siyempre need natin magpasalamat guys sa mga biyayang ating natatanggap bago tayo umikot. So ayan naman guys ang Lassie Convent. So 20 pesos ang entrance fee pero hindi na tayo pumasok sa loob. Ito naman guys ang Lassie Municipal Hall. Dito pa rin siyempre sa Sikihor. Next na pinuntahan ko guys ay ang Kambugahay Falls. Of course dito pa rin yan sa Lassie, Sikihor. Entrance fee is 20 pesos only for maintenance fee. So ito na guys, 135 steps going down to Kambugahay Falls. So ayan na ang Kambugahay Falls first level. Meron silang tatlong level guys, second and third. So pwede ditong mag Tarzan Swing. So napakaganda ng view. A nice view of Kambugahay Falls. First level. So ayan guys, nasa 10 to 15 feet yata sabi nila. So ito ang second level guys ng Kambugahay Falls. So sarap mag-swimming. And then ito naman yung third level. So dito tayo magsasakay ng balsa para magpa-picture. So ayan, may nagsuswing. And then nakasakay na tayo dito sa balsa. Ang rent niya is 50 pesos para sa picture taking. And then ang bayad ko sa nag-picture is 200. Actually wala naman silang rate guys kung magkano lang yung ibibigay mong donation. So binigyan ko sila ng 200 doon sa nagpipicture sa akin. Kahit pa paano, nag-effort siya, ayan o, parang nag-drone. So, nagsiswing siya para ako ay makuhanan ng picture dito sa third level ng Kambugahay Falls. So, solid naman ang bayad sa kanila. And then, remembrance ay solid din. So, okay.
afternoon, of course, di mawawala ang buko juice. 45 pesos kay ate. Sarap nyan, guys. And then, close sila ng 4:45 p.m. After Kambuga High, so try naman natin kung makakalipad nga ba talaga tayo gamit ang boomstick or kawayan at walisting-ting dito sa Hapitanan. Siyempre, along highway ng Sikihor sa Lasi Circumferential Road. So, ika nga, sabi nila, you don't need to be a witch to fly a broom. So, let's go, guys. Tingnan natin. Oh, makakalipad nga talaga tayo. Ayan, konti pa. Ayan. So, ayan, guys. Kahit pa paano, tayo ay nakakalipad nga dito gamit ang broomstick sa Hapitanan. So, walang entrance fee dito, guys. Actually, donation lang ang kailangan. So, syempre, kailangan mong magbigay ng tip doon sa kumukuha ng picture sa'yo. Entrance fee is 20 pesos pala, guys, kung papasok ka dito para sa picture taking. So, picture taking, of course, para sa remembrance dito sa Hapitanan. So, dito lang yan, guys, sa Along Highway, sa Circumferential Road. Okay! Dahil napagod ako sa kakalipad sa broomstick kahapon, guys. So, walang ganap kagabi masyado. Ako'y namahinga ng maaga. So, ito na ang aking day 2. So, daan muna tayo dito sa Maria Sikihor Church bago pumunta ng Salagdoong Beach. So, ito, guys, ang Maria Sikihor at ang City Hall ng Maria. After ng Maria Sikihor Church, guys, so, dumiretso na ako dito ngayon sa Salagdoong Beach. So, madadaan na natin ang Wildlife Rescue Center. Pero walang mga ibon sa loob. So, andito na ako ngayon, guys. At ito ang Salagdoong Beach. No entrance fee. At the same time, open for viewing and picture taking only. So, nakapasok na ako ngayon, guys. Ito ang way papunta doon sa Beach. So, ayan ang Salagdoong. May nag-maintenance din for cleanliness. At the same time, close sila ngayon, guys, dahil sa renovation. So, ayan ang ating view pag nandito ka na sa loob. So, walang gagawin kundi picture taking and then lakad-lakad ng konti. At the same time, pahinga. So, ayan ang mga guest house nila, guys, na until now ay close pa dahil sa renovation. So, ayan ang view ng Salagdoong Beach. So, yan namang portion na yan, guys, ang cliff diving site nila, ang cliff jumping. So, punta natin, guys. At the same time, tignan natin ang view. So, ayan, dito tayo sa cliff diving area nila. Napakalinis na ang tubig. So, almost 15 to 20 feet yata ang taas nito, guys, actually. So, napakalinaw ng tubig dito sa baba, of course. So, ayan, meron din silang medyo mababa-baba, guys, kung ikaw ay lulundag. So, ayan ang view dito sa cliff diving site dito sa Salagdoong Beach. So, napakaganda ng tubig. Napakalinaw. Super linaw. So, dyan, pag lumundag, guys, so, dyan ka aakyat sa park na yan. So, ayan ang view uli dito pag nandito ka sa cliff diving site nila, guys. So, ayan ang Salagdoong Beach. So, ayan ang front beach nila, guys, dito. So, napakagandang mag-relax sana, but at the same time, close pa sila. So, open for viewing and picture taking only. So, ayan ang Salagdoong Beach. So, siyempre, yan ang mga guest house nila na sarado pa sa ngayon. So, ayan ang view muli dito, guys, sa Salagdoong Beach. Dahil gutom na ako, guys, next na pinuntahan ko after ng Salagdoong Beach ay ang La Rina Triad Restaurant and Bake Shop.
Of course, dito yan matatagpuan na sa Larina City Hall. So, ayan ang view dito guys, pag nandito ka. Overlooking habang ikaw ay nag-aantay ng iyong in-order na food. So, nakaka-relax guys pag ikaw ay nandito na sa restaurant nila. So, napakaganda ng ambience, malamig at the same times ang view ay napakagandang tignan. So, ayan, medyo may tatlong customer na nauna sa akin. Bukod dyan ay wala na. So, medyo sadyay na ang lugar na ito guys. Umorder muna tayo ng broad copy habang inaantay natin yung ating in-order na baby back ribs. So, ayan guys, dumating na ang aking order at ako'y kasalukuyang kumakain na dito sa Overlooking sa Larina Triad Restaurant. So, napakasarap kumain dito. At the same time, affordable ang price nila guys. Hindi ko lang maipakita yung menu dahil nawala ang aking cellphone at hindi ko na ma-retrieve yung aking mga videos na iba. So, yung cucumber nila guys na shake, napakasarap. At the same time, lahat ng order mo rito guys ay masarap of course. So, bukod sa ambience, bukod sa overlooking, so talagang marirelax ka dito guys. After mong kumain, ikaw ay makakatulog. So, ako'y nagsuot ng sunglass dahil nahihiya ako sa tatlong customer na aking kaharap. So, sulipang muli natin guys ang view dito sa Larina Triad. Overlooking siya of course. Makikita mo ang, actually hindi ang buong secure siguro, pero part ng secure guys. So, ito ang makikita mo dito sa taas. Siya ay overlooking sa ibabaw ng bundok. So, ayan muli ang view dito sa Larina Triad Restaurant and Bake Shop. So, napakaganda pag pupunta dito guys. Of course, talagang marirelax ka kahit na papano. Sulit ang iyong pagpunta dito dahil ito ay sadyain talaga kung ikaw ay galing ng San Juan na sa iyong pinag-istehan. So, ayan ang muli. Napakaganda ng view. Kahit papano ay sulit ang pagpunta dito guys. So, afternoon of course, tayo'y babalik na sa ating pinanggalingan sa San Juan na City Hall. After lunch, diretso na ako dito guys ngayon sa Pitogo Cliff dito sa San Juan. May 30 pesos na entrance at pagpasok mo, ito ang mga makikita mo na mga tinda nila. So, may mga pang haplas at may mga lana kung ikaw ay bibili. So, kaya ito guys, tinawag na Pitogo Cliff kasi daw yung mga kahoy na yan ay ang tawag ay Pitogo. So, dito na ako ngayon sa diving area nila guys. Ito ang view. Walang tao, halos isa lang ang customer din dito, nag-iisa. So, bali dalawa lang kami. Wala ring lifeguard. So, kumbaga, park at your own risk. Ika nga akong susasakyan. So, kaya kung ikaw ay lalangoy dito guys, ikaw ay tatalon sa diving spot nila. So, nasa sayo na yan. So, wala tayong gagawin kundi ang mag-set up na maayos upang mapictura ng ating sarili. Kasi wala nga tayong kasama. At the same time, isa lang din ang customer dito sa loob. So, ayan guys, ang view dito sa Pitogo Cliff. So, wala tayong gagawin kundi picture taking. So, yan muli ang diving spot nila guys sa baba na yan. So, dyan is for viewing only. After Pitogo Cliff, so, dumiretso na ako dito guys ngayon sa Palitoon Beach. May entrance fee na 20 pesos for maintenance fee. According dito sa mga nagbabantay, ang Palitoon Beach daw ay government property. So, ang 20 pesos ay for maintenance para sa mga naglilinis dito sa loob. Aantayin ko na lang yung sunset dito guys.
At dito na po magpapagabi siguro. Ayan ang view dito sa Palitono Beach. And of course, siyempre, hindi mawawala yung traditional dito na nagsiswing dito sa harap ng beach. So, ayan, experience din natin na maging bata, maging isip bata sa harap ng beach, tayo mag-swing-swing, mag-isa. Actually, konti lang ang mga customer or mga tao dito guys sa Palitan Beach. Sa mga oras na ito, is almost 5 p.m. na. So, sabi nila, baka daw mga 6 magdating ng ibang mga tao. So, ayan, habang tayo ay nagsiswing, meron naglalarong foreigner sa ating harapan. So, nakakainganyo guys, mag-swing-swing dito sa harap. So, ayan, ganun din. Siyempre, hindi mawawala ang buko juice. So, 60 pesos each ang buko na yan, guys. So, napakasarap. Kailangan natin yan sa ating katawan para ma-refresh ang laman ng ating tiyan. So, swimming tayo kahit papano guys dito, kahit hindi gaanong malinis ang tubig. Actually, malinis naman, kaya lang parang may mga damo-damo kaya hindi siya gaanong malinis. Hindi kagaya dun sa ibang beach. So, ayan, tayo mag-enjoy muna dito. But at the same time, dahil ang nakikita natin, masakit sa mata guys. Dahil couples, partner-partner. So, uuwi na lang siguro ako guys sa aking tirahan at doon ay mamamahinga. Dahil bukas, ako'y babalik na sa Dumaguete. Third day and last day ko dito sa Sikihor guys. Of course, di pwedeng hindi mapunta ng I Love Sikihor Sign AIDS. So, wag niyong sabihin na maraming aswang dito sa Sikihor guys. Baka yung mga taga Sikihor pa ang aswangin natin. So, joke lang. So, I Love Sikihor. Siguro, pag may time, babalikan kita. After maikot ang ibang tourist spot dito sa Sikihor Island guys, of course, babalik na ako sa Dumaguete. At syempre, hindi pwedeng hindi madaanan muli ang signage na Welcome to Sikihor with the St. Francis Assisi Church. So, stop muna tayo dito guys. At syempre, konting video at picture taking bago natin sa uli ang ating nirent na motor. So, ito guys, dito na tayo sa port ng Sikihor. Tayo'y bibili na ng ticket upang bumalik na sa Dumaguete. So, ang ating sasakyang napili guys ay ang Montenegro Shipping Line Company na ang pamasahe ay 260 plus compared sa dating sinakyan ko na Allison Shipping Company is 200 pesos only. So, waiting dito sa port ng Sikihor. At the same time, sa para maging safe ang lahat ng passenger, meron mga coast guard na iikot dito guys. Meron silang kasamang canine para mag-ikot at amuyin kung meron mga kontrabando. Ang lahat ng bagahe na isasakay dito sa barko. So, dahil good boy tayo guys, so nilagpasan lang ng canine ang aking bag, pinabalikan pa na siya para amuyin. Subalit wala talaga siyang maaamoy dahil good boy tayo. Law abiding citizen, syempre. So, ayan. So, boarding na ako guys. Thank you, Sikihor. Salamat sa experience dito bilang solo traveler. Napakasarap magmotor, walang ka-traffic-traffic. I love you muli, Sikihor!